Pag-usapan natin ngayon guys ang bail at sagutin natin ang katanungan na bakit naka-bail naman? Bakit may warrant? So yun, napakadaming dahilan kung bakit ang isang tao kapag naka-bail na ay pwede pa rin ma-warrant. So tandaan po natin, no, bail. Ang generally, hindi ko na isa-summarize yung definition ng bail, no? Ang general is, shortcut na lang tayo. Ang bail, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakaalam, ay temporaring kalayaan lamang yan. So, naaalala nyo ba nung nag-a-apply kayo ng bail? May requirements yan. At isa pa, mayroong condition yan. Diba? Nakasaad doon. So, ang unang condition doon, mag-a-appear ang suspect kapag kailangan ng court. O kapag any violation sa bail, ay babawiin yung bail nyo. Forfeited yung bail in favor to the government, in favor to the court, at iwawarant ang suspect. So, yan lang. Huwag na natin gawing komplikado ang bail. Excuse me. Kaya tandaan natin, kapag naka-bail ang isang PDL o isang akusado or respondent, huwag na huwag kayong mag-violate sa kondisyon at mag-appear lagi sa hearing para lumaki ang chance na manalo. Pero not guaranteed, no, na kapag nakabil ka ay ikay ay mananalo. So 50-50 yun. O normally, ang chance mo dyan ay ano, 40%, 40-60. Lalo na kung guilty ka naman talaga. So binibigyan ka lang ng pagkakataon na makabil. At subject for condition. Any violation of bail, ang ban mo ay forfeited in favor to the government, in favor to the court, at iwawaran. So, yun po ang bail. So, pansamantalang kalayaan lamang. Hindi ibig sabihin, wala ka ng kaso. Nami-misinterpret to ng mga iba na kapag naka-bail na, tapos na ang kaso. No. Isang malaking no. Still, may kaso ka pa rin at dinidinig pa ng korte. Yun po ang bail. By the way, thank you for watching. See you again my next video.